Ito yung komento ni Nadine. Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Ewan ko kung sinong Nadine to. Nadine Lustre ba ito? Nadine Samonte? O si Aling Nadine na nagbebenta dyan sa kung saan man? Sabi niya, gaya ninyo, kapamilya din ako. Gaya ninyo, natatakot ako, bla bla bla. O sige, go. Kabila na. Asama ako sa laban na ito. Patuloy na tumutulong nagdadasal sa kabila ng pagtutukla. Sana, ibaling na lang natin ang atensyon natin sa mga bagay na nararapat pagtuunan ng pansin. So, tinabla niya yung mga artista. Hoy! Move on na! Parang ganun. Hoy, move on na! Pakiusap, huwag tayong mag-away-away at maghati. Wala na tayong oras. Baka sabihin nyo, hindi, sinasabi niya yan sa lahat ng Pilipino. Huwag naman, common sense eh. Yung first sentence niya, sinasabi niya, ano sabi niya nung sa una, okay? Sana ay ibaling natin ang atensyon natin sa mga bagay na nararapat pagtuunan ng pansin. Ibig sabihin kasi, yun yung mga nagre-reklamo mga taga-ABS-CBN. Alam naman kami, alam naman ako. Eh talaga naman yung pansin namin, nasa iba, wala naman sa inyo. Kayo lang naman yung putak ng reklamo, mag isang linggo na. Yan pa rin ang bukang bibig ng mga lintik na mga media na yan. Vlogging TV, salamat sa 2 euro. Oh, may pagkain daw silang paella at pagkain Pinoy. So sa madaling salita, sa unang sentence niya, kinakausap niya yung mga kapwa niyang reklamo ng reklamo. Okay, sabi niya, huwag nang pagtuunan ng pansin yan. Pakiusap. Huwag tayong mag-away-away at maghati. O, di ibig sabihin, that up what, subalit, in their pork, I conclude, meron talagang nangyaring bangayan. O, tapos ngayon, bawi-bawi kayo. Ano na, pagsabihan kayo ng mga boss ninyo. Huwag na nyo kami pinagluloko. Sasabihin, pinost ko yan, sabi nila, ikaw lang naman gumagawa ng away. Kung kayo tanga, kami hindi, okay? Ayan na nga eh, yung mga kapwa-artista na nga nagsasabi, huwag na tayo magbangayan. Oh. Ay, may troll. Ang pangalan niya, Rodante Dimaano. Oh. Ano ang kanyang napakatalinong comment? Ago ka. Ay, ang talino ng kanyang comment, ago ka. Ang talino! Dapat kang bigyan ng diploma. Pinakamatalinong troll. Ako ka. Yun ang kanyang ano. Kanyang napakagandang argumento. Ako ka. Di ba o, oh, kung talagang matinu kang nilalang, okay? Tanga na lang ang hindi magsasabi na may problema kayong mga artista. Hindi kayo magkasundo-sundo kung ano ba talagang script ang sasabihin ninyo. Andrada Marite, salamat sa 1,000 yen. Di ba o? Eh yun lang, hindi ko maintindihan eh. Sus! Magmamang maangang kayo, ngayong babawi kayo. O sige, sige. Basahin natin tong isang bawi naman ito ni ano. Okay, tapos ka na Nadine. So ikaw, salamat sa post mo, pinatunayan mo na talagang merong klaseng bangayan na nangyayari dyan. Okay, o ikaw naman, balik natin si Angel. Madam Angel, favorite ko ito eh. O, tingnan mo ha. Biglang meron naman siya sinabi ngayon. Ano to? Sinabi ni... Ah, yan, o. Ito yung kasi yung... Ito yung dating post ni Angel. Sa mga kasama ko artista na hindi nagsasalita, o ano, may kari pa ba kayo? Yan yung sinabi niya nung siya ay nagsisisigaw sa kalsada, ha? Oy, I salute your standing belief, but it is a social debate that I don't attend to cross. Ang lalim. Huwag naman English kasi. I don't intend to cross. Di rin po ba galit sa Diyos at di rin po ako maghahamon. Yung mga nagwawala po sa ABS-CBN po 80s yun, mga ipro. Ah, okay. Okay po. Sorry. I stand correction. Okay. PPG. Ah, ikaw yung 80s kanina. Okay. Okay, ma'am. Maybe, okay. I stand corrected. I love you. Hindi nga po siguro. Correct po kayo, correct. Okay, ito naman yung post ni ano ni Alex. Oh, yeah. Oh, sinagot ni Alexandra Rossi ang tanong ng ilang netizen bo kung bakit hindi siya sumama sa rally ibang support sa ABS. May COVID. Maawa ka.
Tsaka di ako okay mentally. Pag maraming tao, birthday party nga di ako ma-attend. Rally pa. Di porket mas matapang isa ay takot ang isa. Oh? Parinigan eh. Style eh. Ito yung bago pa bumawi sila ha. Oh, ito pa. Di porket mas matapang ang isa ay takot ang isa. Baka kinakatakutan niya. Ako sure na, COVID first. Tapusin ko na lang to at baka ito tumapo sa akin. May parinigan. Daryl N, salamat sa 20 Canadian dollars. May parinigang nagaganap. Oh, siguro biglang kinausap ng management, hoy. Si Banat Bay, binabanatan kayo na nag-aaway-away daw kayo. Kaya yan si Banat Bay, may laman siya ng video. Oh, dahil sa kakaguhan ninyo, dahil sa parinigan ninyo, ayan, si Banat Bay meron tuloy siyang binabanat sa atin. Pwede ba magkasundo kayo? Siguro yun ang bulungan ng mga hinayupa. O edi sige, sabi nila, o sige, babawiin namin. So nag-post na nga si Angel ng ganon. Baka ganon na nangyari. Okay, baka lang naman. O ayan na nangyari. Teorya ko lang naman yon. So bumawi si Madam Angel. O tapos biglang bumawi si Alexandra de Rossi. Ay, nagkataon lang ang bawian. Nagkataon lang. Nagkataon lang naman yun. Wala namang hindi naman nagsabay yun. Nagkataon lang. Ito naman ang sinabi niya. Please, wag kami ni Angel. Mahal ko siya at iba respeto ko sa kanya. Alate, sino pinariringan mo? Ako. Pati ba naman tayo naglulukuhan? Sa totoo lang, paano ba siya pwedeng pasalamatan sa mga nagawa niya para makatulong sa bansa? Lahat ng sulok narating niya. Ay, kung yung mga tangahangan nyo naniniwala sa inyo, kami hindi. Believe ako, pero hindi ako siya. May respeto rin siya sa akin na takot lumabas. Oh. Ay, nako. Wag nga kami. Kung kaya ninyong maglukuhan, kung kaya ninyong lukuhin yung mga tangahangan ninyo, kami hindi. Obvious na obvious yung patutsada nyo sa mga post ninyo. Tapos may magko-confirm pa anong kinonfirm ni Nadine. Na huwag na tayo magbangayan. O, diba? Ako ba nag-confirm? Ako ba? Kayo-kayo din. Pinagluloko nyo naman kami. Tapos sasabihin nyo na naman, huwag na natin pansinin ang mga troll. Bukas yan, ganyan niya. Huwag na natin pansinin ang mga troll. Huwag na natin pansinin ang mga basher. Ano eh, let's be positive. Biglang positive. Pagkatapos din yung mag-post ng mga negative, biglang be positive. Hayaan mo na sila. Laban. Bawi. Kantahan ko kayo, okay? Ito, okay. Ito ang kanta. Yeah. I love everyone in the house. Come on, this is Banat Bay saying to you a song, okay? Yeah. Laban, bawi. Laban, bawi. Laban, bawi. Laban, bawi. Biro lang, ha? Nagluloko tayo, Rudy Bunagan? Ano ba naman yan? Iba ang tama nitong cranberry juice. Nagluloko, alaswa mo ba? Ay, hindi mo. Biglang positive sila ngayon. Oh. Kay, eh, kita mo nga ito si ano, unsa nga lang diha nito ni ano, ni itong si Kay. Biglang nag-post siya. Ano yung post ni Kay? Pagkatapos, tinabla kasi natin lahat ng post niya. Kita nyo ba ngayon? Nakita nyo si Mocha ngayon, ha? Ito. Tama, makita ko lang sa inyo. Ha? Pinost ko ito kay, ano eh, dito kay pangalan nito si Kay. Ito si Kay Brosas. Pinost ko sa kanya ito. Ito. Sabi ko sa kanya, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Miss K. Ito si Mocha, alas 10 'yan. Ha? Asan siya? Hinahatid niya yung mga gamot personal sa OFW. Oh. Naghahatid siya ng gamot. Abay, anak ng tuja, sabi ko nga, Mox, ano ka ba? Grab driver ka ba o
lalamove ka. Ba't ikaw na ang tagahatid ng gamot ngayon? Para daw sigurado na mahatid ng mabilis yung mga gamot. Oh. Diba? Pinos ko yan kay Kay. Okay, ito si Kay. Si Kay, research natin ito si Kay Brosas. Ha? Ito, ito, ito. Kay Brosas, kamusta ka na? Kamusta ka na? Ito naman ng... Eh, so, syempre, tiningnan ko kung magre-reply. Aba, ang post niya ngayong araw na to, say no to stress and say yes sa gabing hatid sa inyo. O, yan na. Biglang naging stress na tayong lahat. O, sa mga word from jam, break time muna tayo. Break na, magkaroon ng break time. Sino ba nagsimula ng gulo? Kayo, di ba? Tapos ngayon, pa-break time ka na ngayon? No stress ka na ngayon? Bakit? Na-realize mo, palpak yung pinagsasabi mo, no? Napahiya ka, no, Madam K. Brosas? Napahiya ka, no? Bakit? Yung hinahanap mo, pagod na pagod, nagtatrabaho hanggang madaling araw. O ikaw, nagpa-practice ng virtual. Okay? Wala namang problema kasi hindi ka naman government official. Okay lang yun. Palakpakan sa'yo. Pag-usayan mong pagpa-practice ha, kasi nag-aabang yung mga ibang ano, mga tao na meron pa nga nag-comment sa'yo. Diba? Ano sabi sa'yo nung no, isang nag-comment? Ito, basahin ko. Okay? Ang sabi niya, ito lang naman yung sinabi niya. Kay Brosas, ayan si Mocha o, nagwo-work. Ikaw, sana aral ka na ninyong patawa. Paulit-ulit comics kit mo, kaumay. Hindi ako nagsabi niyan, totoong tao yan. Tiningnan ko yung profile niya. Oh. Kaya nga madam, sa akin, ito lang. Okay naman pumuna kasi ikaw ay citizen of this country. You have all the right na pumuna. It's your karapatan dahil si Mocha, government official. Walang problema, pero... sasagot pa rin ako. Pasensya na, kailangan ko sumagot. Oh, eto, sinagot na kita. Tapos ngayon, pa-victim kayo. Kesyo, kailangan nyo ng break time, no to stress. Eh, sana hindi mo sinimula kung hindi mo kayang tapusin. Oh. Diba ate? Yan ang hirap sa inyong mga dilawan eh. Oh, sino pa halimbawa ako ha? Tinan mo, pangal Angel? Sino? Yung si Madam Nikki, ay si Madam Tuloy, sorry! Si Sir Nikki, o sino pa? Si Kay Brosas, ayan, yung unang nagsisimula, nag-uunang babanat. Pagka binanatan sila at wala na silang masabi, biglang atras o kaya magtatawag ng iba. O, sino pa? Si Michael Defensor, o diba ano naman to kay Michael Defensor? Hinamon niya, sino? Nang debate itong si pangalan nitong ano yung talunan na na-shoot sa 8 sa Inodoro yung talunan ano man pangalan noon yung talunan na yon wait lang ha wait titingnan natin okay ayun hinamon niya yung si Tanyada oh bigla ngayon umatras din ng loko pagkatas mo manghamon tapang-tapangan kayo bigla kayong aatras bakit alam nyo ang mga ito lang masasabi ko tayo kayo, ako, hindi naman tayo matalino eh. Nandun lang tayo sa totoo. As long as we hold on the truth, we can fight. Ang problema yung iba, they're trying to twist the truth. Kaya kahit ang suplak nila sa atin, walang mangyayari. As long as we hold on the truth. Tandaan nyo yan. Hindi mo kailangan maging matalino basta nandun ka sa totoo. Dun ka lang. Hawakan mo yun. Okay? Okay. Erin Tanyada, correct ka. Kawawa naman sila, no? Hindi ba sila nahihiya, no? Hirit sila ng hirit, talo na naman. Sana nga kung may isa man lang sa 8 diretso na pumasok sa ano eh. Wala! Hindi ba kayo nahihiya nun? Alam mo ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun, kayong 8 diretso. Ang taong bayan, sukang-suka na sa inyo. Hindi nyo ba isaksak sa kukote nyo yun? Huwag mong sabihin ng kadayaan dun, ha? O, pwede rin. Pero, pambira naman, walo sa inyo, hindi pumasok. Kasi sa akin, sana kung yung ibang oposisyon hindi pumasok, eh, dami naman pumasok na oposisyon, di ba? Nanalo pa nga yan si Grace po kahit walang kakwenta-kwenta.
Pero kayong walo, wala ni isang pumasok. Huwag mo sabing wala kayong pera. O ano pa, pag-usapan natin. Kasi tapos meron pa nag-comment sa akin. Ito ha, sabi sa akin ng isa nag-comment. Tinabla ko nga eh. Nakakasawa naman na yan si ano? Yung mga ano nyo, yung mga ABS-CBN na banat na yan. For your information, madam, okay? Kami, ako, at itong mga nanonood sa atin na ito na lumalaban para sa bayan natin, ha? Eh, hindi naman kami nagsisimula. Alam nyo yun? Kayo nagsisimulang mga taga ABS-CBN, ayaw ninyong tumigil. Lahat na lang eh. Ito eh, sabi nila, ano ba to? Paano na? Wala nang nangyari sa amin. Hindi na namin mapatrending yung bangon ka pamilya, ibalik ka pamilya. Ano, tae nangyari sa inyo? O, natapos isang linggo, walang nangyari. Ano pa? O sige, puntirihin natin naman yung anti-terrorist bill. O sige, lahat tayo magsampa sa Supreme Court. O di sige, antay tayo ha. Sabi nga nila eh, kahit sana nga maging 100 pa yung reklamo ninyo sa Supreme Court para masuplak din kayo eh. O, di ba sabi nga, ito nga eh, sabi ko nga, how can you convince us that the ATB o yung anti-terrorist bill is not correct? Eh kung yung mismong mga kaalyado ninyo, eh pinirmahan yun. Mag-usap-usap nga kayo. Ay, nanghirap sa inyo, hindi kayo nag-uusap-usap. Yan ang hirap sa inyo. Eh, sino ba? Dalawa lang naman na senador na tolongges na hindi pumirma dyan. O, yung the rest na mga kakampin nyo, pumirma. O, mag-usap-usap muna kayo. Nakakawala kayo ng ano eh. Tignan mo yun, makikipaglabang kayo. O, eh, dalawa lang kakampin nyo ang pumirma ng against doon. Di ba kayo nagmumukhang tanga nun? O, sige, ano kayo mabanat sa gobyerno? Ah, alam ko na. Yung gasolina joke. Okay. Sige. Inaraw-araw ninyo ang trending. Gasolina, ABS-CBN. Araw-araw, media, GMA, kahit TV5. Saw-saw, suka. Ah, joke. Oh. Yun nangyari. Ano nangyari? Ha? Kung ako sa inyo, kuha kayo ng gasolina, sindihan yun lang din, ha? Bakit? Wala. Wala na naman. Wala. Tae. Yan naman na nangyayari sa inyo. Hanap kayo. Sige, ano kayang maisip natin bukas? Hanap tayo. Alam mo kung sino napapagtripan nila? Napagtitripan nila lagi si Roque. Kawawa naman to si Roque. No? Araw-araw nilang napapagtripan. Ay naka, Sek Roque. Kasi naman ikaw eh, mga hirit mo rin, pang asar din eh. Nangaasar ka din minsan eh. Pero wait muna. Pasayawin muna natin si ano ha. Magpugay muna tayo lahat kay Madam Ivana, okay? Para kay Madam Ivana, sana mapagbigyan mo naman yung aking request. Sana po ma-interview kita sa August 6. Naku, pagka na-interview kita sa August 6, grabe. Hindi na lang kita sa isip na kikita. Pati sa personal Zoom, madam. Sana, pinaabot ko, humihingi ako sa tulong sa mga kaibigan mo. Pwede ho ba ako humingi sa inyo ng tulong? Sige na, ngayon lang ako hingi ng tulong, ha? Kayong 5,900 nanonood. Pwede bang pakimessage si Madam Ivana Alawi sa Instagram? Ang pangalan niya, Ivana Alawi. Pakisabi sa kanya, gusto ka ma-interview ni Banat Bay. We're looking forward na ma-interview ka ni Banat Bay. Sige na, please, pakiusap. Please!